Mcdbn, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate informed about the latest happening in the world. Mcdbn. Ang Mcdbn ay inubuo ng mga batikang mamamahayan mula sa Masbate Tri-Media Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. Mcdbn, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbatinyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. Mcdbn, katuwa at kayakap ng mga Masbatinyo sa ipagbagal sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunan ng pagkapi at ang pangakuso sa kapamilyaran. Mcdbn, matutunghayan live sa www.livestream.com/mcdbnetwork sa ilalim ng pamuno ni Executive Director Dario Angkahas Riolisi. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Parion, Parion, ngayon. Okay, maayo na hapon, Masbate di kao kagaburianza. Ay manahapon sa to'y mga kairiba, amigo kagaparientes. Ida sa Camarinesor, Camarines Norte, Cabarian, Ligao, Albay. At maging dyan po sa Dunsol, Pilar, Castilla, Irusin, Bulan, Matnog at Sorsogonda. Kaibigan at kabaligat ng mamamayan. Parion, Parion. At ang mga pangahapon at tanan mga patod. Kasangkayan dyan sa Eastern, Western o Northern Azamar. At tanan dyan sa Biryato, San Isidro o Calbayog City. Agi mga manahapon na sumong sa atong mga amigo kagamigan. Aman sa mga igbugto, dira sa Ruan, Siloilo, Antiki, Capiz, Cadiz, Negros, Panaya, Malay, Calibo, at Taclan. Sa ating po mga amigo at siyempre sa mga kaibigan, para umata, para pangisda. Ama sa 30 na barangay na sakop sa lungsod sa Masbate, maayo, 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 nahapon. Aga mga manahapon sa tanan ng masipyo na sagupan sa probinsya ng Masbate. At magandang hapon po sa inyo lahat mga Iganda. At happy viewing at magandang hapon din po sa lahat mga nakalock-on ngayon sa inyong mga internet. Live po ang programang Parion Ngayon via live stream sa www.livestream.com/mcdbnetwork. At syempre sa ating po mga ka-tixers, mga ka-Facebook at ka-Skype. Yan po sa buong sakop ng Amerika, good afternoon. At dyan naman po sa Japan, konnichiwa. At dyan naman po sa South Korea, anyong hasiyong. At dyan naman po sa Germany, Gotin Tax. So China, Hong Kong, Macau at Singapore, Xiao Hua. Kakampi. At siyempre dyan naman po sa Italy, buenas tardes. Mamamayan. At ngayon po mga Igad. Ngayon. Ay araw ng Martes, 10 po ng Mayo, Fecha 17. Dosmel Disisays. At siyempre mga kaibigan, at ating pong binabati ako po may mga birthday ngayong araw. Happy happy birthday po. At siyempre na naman, ay nawaw sana'y magpapansit at magpakantun ho kayo mga iganda. At siyempre hindi po maiwasan na magpainom kayo mga iganda. Ngayon! At ngayon po ay makakasama natin yan pong ating mga kaibigan. Aha, tumatawag na si Sir Ed Tanda Flores. At makakasama po natin dito sa programa, no? Si Sir Ed Tanda. Ito ang sa servisyong bayan, ang tabloid po niya dyan sa Maynila. At siyempre na po, makakasama natin ang batikang komentarista. Good. Walang iba kundi si kasamang Benny Almanzor, si Mr. Ratsada. Yes, magandang hapon sa iyo kasamang Benny. Uh-huh.
sa pansulok ng daigdig. Aha. Pakiulit po, asa mabinit, medyo na po tayo kanina, medyo na wala lang ng konti. Okay. Okay, maraming salamat IGAN at sa ating po mga viewers, sa mga nakalagin po sa internet. Sa www.mcvdn.com ganun ba? Okay. And of course, lahat po na nakalagin sa Facebook at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa iba't ibang sulok ng daigdig, isa pong mainit na hapon sa lahat na nakikinig. At siyempre, yung magandang hapon din po kay kasamang Lynie Almerola. At siyempre, siya po ay ang ating makakasama din po ngayon. Magandang hapon sa iyo, kasamang Lynie. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa Parion Ngayon. At ayun po, at kami po ay maiging bumabati sa inyo. Isang mainit na pagbati ng magandang hapon. At kabaligan ng mama mo. At siyempre naman kaibigan, para magandang meron tayo na sinig dito ibang makra. At siyempre mo mga kaibigan ay makakasama din po natin Mr. Edgan. At yun po mga kaibigan, at mamaya po ay tatalakayin po natin iyong pong kaugnay naman po dito sa ilang pang mga mahalagang topic na ating pag-uusapan. At makakasama po natin si Mr. Vinny Almanzor. At una mo natin babatiin mamaya si Sir Edtan Flores. Sir Edtan, hello. Yes, hello sir. Hello sir. Wala si Sir Edtan. Yes, hello sir. Yes, hello sir. Good afternoon. Nawawala si Sir Ed Tan, mga kaibigan. At syempre naman. Hello sir. Hello po. Hello. Yes sir. Opo, narito po tayo ngayon sa programang Parion Ngayon. At syempre kasama natin si kasamang Benny Almanzor at si Madam Lynie Lim, ang batikang DG din po sa istasyon ng radio natin sa ngayon. Kasama na po natin dito sa MCDBN. At maaari po yung... Yes, sir? Good afternoon po. Sir, go ahead. Sir. Hello. Kumusta naman po dyan, sir, sa inyo sa Maynila? Hello? Hello? Yes, sir. Okay, go ahead. Nasa area na po tayo, sir. At napapanood po tayo via livestream sa www.livestream.com/MCDBNetwork. Dito po sa Masbate Community Development Broadcasting Network. At alam niyo po mga kaibigan, dito makakasama po natin ay ang batikang komentarista at syempre naman, ito ay batikang jarista. Diyan lang po sa Maynila, sa ISB. Itong tabloid na ISB, servisyong balita. At diyan lang po siya sa Maynila ngayon. Sir, magandang hapon po sa iyo. Hello, sir. Yep. Okay, go ahead, sir. Go ahead. Masama ang power. Apo, sir, go ahead po. Medyo na po puto lang tayo ng konti. Oh, ano naman, dito sa Manila ay nagbibuno at talagang masayang ang mga tao ngayon dahil sa pagkakapanan ng Tito Tapanser at Duterte. At talagang makikita mo saan man dahil dito. Yung na rin sa ating bansa ay talagang masaya lahat ngayon ang kasama natin ay lalang ang mga idol natin, talagang pamamayan ng Pilipinas. At kasi naman ang mga tayo ngayon at walang gulo at actually ang mga tao ngayon ay talagang kaya inilunsad na ang sinasabi ko na carfew at pagdating ng walang to. Sir, yes, apo, medyo napuputol tayo sir, babalikan po kita sir, at tayo po ay ikaw ngayon magbalitaan, babalikan po kita sir. I
Okay po mga kaibigan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating ikangay balitaan. Linda, kumusta naman po? At si kasama Benny ay makakasama po natin. Magkamustahan muna tayo kasama Benny. Kumusta po ang iyong ikangay umaga at hapon ngayon? Napakainit kasama ng Jess. Ano? Siguro naman kung palagi tayo nakababad sa labas, ay mag-iibang kulay tayo at marahil ay hindi na tayo magkikilala. Pagdating sa ating mga bahay, pag palagi tayo nasa labas dahil po, dahil sa dulot po ng matinding init sa labas. No? Kasing tinding din po ng init sa mga usapin pampolitika, no? Na nagaganap po sa ating bansa at sa ating lipunan. Yes, at yun po, at yun po ang ikangay ating pong tatalakayin ngayon, yung mga mainit na ikangay, mainit na mga ikangay pag-uusapan, mga detalye, malalaman po yan sa amin pong pagbabalik, makalipas lamang ho ang ilang patalastas. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan, Parion, Parion, ngayon. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. Little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bringing the sunshine. Sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. Sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Parion, Parion, ngayon. Bye na mga IGAN, sa pagbepo ng programa ng Parion ngayon, ay muli tayo magsama-sama, kasama na po natin si Mr. Ed Tan ng ISB. Itong ISB po ay servisyo ng balita dyan naman po sa Maynila. At siyempre, kasama po natin sa Lalo Tignal, si kasama Jetro Cervantes at si kasama Ruben Puentes. At siyempre, ang po General Manager, si kasama Justado Dadong Breones at siyempre si Bro Noy.
At siyempre ang dalawa kong batikang mga komentaryo sa nakasama ngayon, si kasama Benny at si kasama Lenny Lim. Sir, magandang hapon po sa iyo, Sir Ed Tandam. Yes, na magandang hapon din sa iyo, ha, kasama ng Parion Ngayon, lalong-lalo na sa iyo mga tagahanga at tagapakinig ng inyong programa ng Parion Ngayon. Opo, at magandang hapon din po sa inyo, sir. Kumusta naman po dyan ang sitwasyon sa Maynila? So ngayon, dito sa Maynila ay talagang nagbubungi ang lahat ng ating mga idol na mga mamamayan dahil sa pagkakapanalo ni Bigong the Panager Duterte. Lalong-lalo na ang mga amig ngayon ay masasabi natin nakikisa na rin sa misyon ni Bigong Duterte na magkaroon ng katahimikan lalo na sa gabi. At ngayon din ang mga kriminal ay nagsasabi na sila ay hindi nagagawa sapagkat napagitaan nila na ang naparoon siya ngayon sa krimen ay ang detalya kasamang Tyron. Mm-hmm. At siyempre pa, kayo po ba, Sir Ed, ay pabor dito sa ikang death penalty na ibalik po? Yes, yes. Sumusuporta tayo dyan. Mm-hmm. At siyempre mm-hmm. po, kumusta naman po ang ating ikang kalagayan, sitwasyon dyan sa Maynila sa kasalukuyan? Sa ngayon, ano, dito sa Maynila ay tahimik naman at wala nang masyadong laang. Actually, no, nararamdaman na natin o dito sa Maynila at sa buong Metro Manila ay nararamdaman na ngayon ang atmosphere na sinasabi nga ni Bigong na change, na pagbabago. Actually, lahat nga ngayon, no, naging masigasig na rin ang ating PNP rito sa Metro Manila sapagkat naging masigasig na silang manghuli ng mga drug lord. Kasamang Tyron. At napakaganda po kung ganun, ano, Sir Ed. Sir Ed, yung ikangay ramdam na ramdam ba ng ikangay mga ilang mga gumagamit ng droga din po dyan sa lugar po ninyo na ikangay paparating na itong si President-elect Duterte? Actually, kasamang Tyron, no? Ang ilan-ilan sa mga drug lord dito sa Manila at ganyan na rin dito sa Quezon City ay voluntary nang sumusurrender o sinusuoli na ang kanilang mga gamit paggawa ng droga sapagkat talagang natatakot na sila. Sapagkat kasamang Tyron, hindi ligid sa ating kaalaman na nagbanta o winarmingan na rin ni Bigong the Panager Duterte ang ilan sa PNP, lalong-lalo na sa panig na nakasabi ng ating general na mag-iingat na sila sapagkat merong tiwali mga general sa PNP, ganyan na rin sa militar, ang nagko-cover o sinukubli itong masamang gawain sa droga, kasamang Tyron. Yes, okay po, kasamang Ed, Sir Ed, at siyempre kayo po ba ay pabor na alisin itong ikangaya departamento ng PDEA? Actually, pabor kami dyan kasi actually wala namang masyadong binabalita itong PDEA. Mas malaki pa nga ang naitutulong ng QCPD dahil mas marami pa hong sila nga nauhuli kaysa dito sa PDEA. Mm-hmm. At kanina po, nabanggit po ninyo na may mga nag-surrender na po ng mga ikangay illegal drug paraphernalia sa dyan naman po ano, sa himpilan ng PNP sa Maynila. So nagpapahiwatig lamang po na itong gusto na nga magbago nitong ikangay mga nalululong sa droga na kung saan ang plano ni President-elect Duterte ay ikangay ma-rehab itong ating mga kababayan na gumagamit ng droga o isisave po ito sila. At ito naman mga drug lords ang siya naman ikangay pupuksain at wawalasin dito sa ating pong bansa. Yes, kasamang Tyron, no, actually, sa katunayan, meron gang mga addict dito sa aming lugar at sa buong Quezon City na nagsasabi, wala na, magiging laos na ang Shabu dito sa ating lugar sapagkat wala na silang mabibilhan. Oo, so ibig sabihin, mabinta naman po nito ang mga alak or inumin pagdating po niyan at siyempre, napakabuti naman kung ganon. Dahil nga po, wala nang sisira sa kaisipan at magiging future ng kabataan dahil dyan po sa illegal na droga. Yes, tama nga dyan, kasamang Tyron, maging sa mga inuming alak ay nakikisa na rin ang mga tindahan at ang mga club na sa gabi ay hanggang alas 12 na lamang ang pag-inom ng alak. At sir, may tanong lamang si kasamang Lynie po sa iyo. Kasamang Lynie, may ba tayo kay Ed Tan? Nag-aug na naman po dyan sa
sa Maynila, no, kung ano nang sitwasyon, kung anong mga pwede ni paabot nitong si Madam Lynie. Madam Lynie, may paabot ba kayo kay Sir Ed? Sir, kasama po ba kami dyan sa sinasabing plano? Kasi dito din po, kasi sa Masbate, istalamak na din po ang droga dito sa amin siyudad at probinsya. Excuse me, no? Hindi ko masyado marinig, medyo mahinaago. Sir, kung kasama daw din po sa plano ni Duterte, yaong po nga probinsya na Masbate, dyan naman po dahil daw talamak dito ang droga sa aming lalawigan dito po sa Masbate. Yes, hello, sir. Okay, nawala. Ayaw niya sa akin, kuya. Nawala, nawala po. At babalikan po natin mga kaibigan si Sir Ed Taanda. At muli po tayong sama-sama. At siyempre mga kaibigan, eto na ang pinakamainit, ang talakayang Benny Almanzor, ang ratsada ni Lynie at ang tambalang Benny Lynn. Kakampi, kaibigan. Ganda naman, yes. Ha? Yes. Ang ganda pa ganang intro. Tambalang Benny Lynn. Wag mo lang dagmitin. Binilin. No. Sa termino ay binilin. So... mukhang napakagandang lalaki natin ngayon na kasama ang Jess. Nakakulay orange. Ano ba ang naisip pahiwatig ng kulay na yan? Ang kulay na ito ay nagsisimbolo po ng pagbabalik. Kalinisan. Pagbabalik, kuya. Pagbabalik. Pagbabalik o pagkatalo? Ano ba? Ang pagiging win-win solution. Malaya pong makasuot ako nito. Okay. Dahil nga po sa ikangay, siyempre may mga minsan may init ang ating pong paligid or panahon kung kaya't kailangan mo na po tayo minsan kasi ang orange po ay napakaganda eh. Healthy po tayo pag tayo po ay nakasuot ang orange. So, kulay kalabasa. Kapag ginagalang naman natin yung opinion ng kasamang Jess sa pagsusuot ng kanyang at siyempre napakaganda yung fit niya yan eh. Kasamang Jess kanina no? Naka-pink. Kasama Jess, napansin ko doon sa report ni, sino ba yun? Si Sir Ed. Sir Ed Tan. Yung mga paghahanda doon sa transition period ano, ng Duterte administration, na kung saan marami na po tayong napapansin, dami na po nating napapanood na mga pangako ano, ni President-elect Digong Duterte, no, kaugnay po doon sa mga nais niya mga pagbabago sa lipunan. Mm-hmm. Pupuksayin lahat ng mga illegal, lalo na yung illegal drugs, kriminalidad at saka yung korupsyon sa Pilipinas. Mm-hmm. Subalit, yung napapansin natin na kumbaga ilang presidente na yung dumaan no, na kung saan marami din pong nagsusubaybay na iba't ibang pwersang pampolitika, no? Tingnan natin na sa kabila ng reputasyon sa kay Digong bilang makamasang politiko, suportado siya ng hindi natin may pagkaila na suportado din siya ng mga ilang negosyante o malalaking politiko, mga general o mga pulis at militar. So dahil sa samot-saring impluwensya na nakapalibot sa kay Digong Duterte. So, ito yung napapanahon siguro na dapat himukin ngayon ng iba't ibang sektor at organisasyon ang mamamayan, no? Himukin si Duterte na agad na tuparin, no? Ang mga pangakong radical na mga pagbabago sa sambayanan. Ganun po ang hamon. O, kaysa po ako dyan sa nagbibigay hamon na sana nga bigyan ng katuparan mabigyan katuparan yung mga radical na pangako na pagbabago sa sambayanan, no? Yes. Dami po ano, dami pa. Kumbaga napapalibutan siya ng mga komentaryo, iba't ibang opinion publiko, no? Na ito ba ang kanyang mga pangako ay matutupad, no? So sa akin naman, sa personal ko na pananaw ay pagbigyan muna natin siya ng pagkakataon, no? Upang na may pamala sa sambayanan yung mga pangako niya na mga pagbabago sa lipunan. Mm-hmm. Yes, at kasama Lynie, ano po? And siguro sa kanya din lang po siguro tayo kailangan tumulong sa kanya. Kasi kumbaga, kung kinakailangan na niya ng tulong natin, why not? Tama din po kasi si Sir Benny, yung parang
pagbigyan po pagbigyan natin po siya. Natin kasi, kumbaga, siya yung presidente natin. May mga plano din siya na siguro before pa so, nga hindi, siya manalo. Hindi naman dahil Duterte yung binuto mo. Ganon? Yun naman talaga ang kailangan natin na pagbigyan muna. No? Opo, tingnan natin yung mga for a change, unang isang daang araw niya, 100 days na panunungkulan sa servisyo. Na mag-o-opisya sa June 30. Mm-hmm. Oh, yan. So marami po ang mga nabinitiwang mga pangako, mm-hmm, no, na ito din ang hinahanap ng taong bayan. Diba? Opo, ang pagbabago. Kahit sa atin dito ay ganito. Pag sinabing pupuksain o hahabulin ang talamak na illegal na droga, so sa tingin ng masa, ito na ang sagot sa kanilang minimiti o kanilang mga panalangin na mabago ang ating probinsya o ang buong bansang Pilipinas. At siyempre po mga kaibigan, yaw po aabangan po natin, yaw pong 3 months to 6 months na programa ni Rodrigo Duterte Digong na kung saan ito nga pong pagbabago, dahan-dahan na pagbabago, at ito po ay sisimulan niya naman ano pag upo niya bilang presidente ng Pilipinas sa Hulyo 1. At siyempre magbibilang po tayo ng 3 months hanggang 6 months upang linisin ang yung paglilinis sa hanay naman ng mga opisyal ng PNP at ilang pang ahinsya ng pamahalaan. At siyempre po, at aabangan po natin yan. At sabi nga kasama Benny, yung first 100 days naman na pagsisilbi ni Mayor Rodrigo Duterte na ngayon ay president. Opo, opo. At siyempre po, si kasamang Lynie ay naabangan din po yan, kasamang Benny. At siyempre, ano kaya masasabi ni kasamang Lynie ang naman? Ang pagbabago ng Pilipinas. Yeah, so, at saka yung na sana naman po ano, na asa ngayon pa lang dapat labanan ni President Duterte yung mga pressure sa kanya, no? Mm-hmm. Kasi hindi talaga maiwasan kahit yung mga ibang bansa, yung mga yung mga naghaharing uri, no, sa lipunan, ay nag-aattempt din sila na kung paano kontrolin ang mga presidente, no? Kasi kumbaga titingnan natin na malaki ang partisipasyon ng mga ganitong klaseng tao doon sa sino man magkakandidato, no? Kaya ang hamon niyo, kailangan ba magpadala ng pressure, no, o challenge para sa kanya na kailangan ba pakinggan ang ilan, o kailangan talaga yung serbisyo para sa mga nangangailangan at para sa masang Pilipino. Opo, at siyempre po, sana naman ay hindi lang po yun ay makarating dyan lang sa Maynila na mas malapit sa Malacanang. Sana din po ay makarating sa mga kasulok-sulukan ng mga probinsya. At siyempre, upang sabay-sabay po na ikang ay magtulungan, kaugnay naman po sa dahang-dahang pagbabago, tungo naman po sa isang matagumpay na ikang ay republika. Yes, personally, I really support ano, sa iya po vision, advocacy, na isa talaga sa pinaka mission yung law and order na ginasabi, ano, na kailangan po talaga na maging positibo ang mga kondisyon para sa iya pag-deliver sa mga serbisyo publiko, lalo na po sinina iya ginamauot na law and orders. At siyempre, yaon din pong magiging pangako, no, nung nagsalita si Mayor Digong Duterte dito naman po sa Masbate, yung pangako niya po na dudublihin niya ang sweldo ng mga sundalo at ng mga kapulisan. Tama, hindi tama kasamang. Oo, gumawa ng katiwalian upang ikang ay kasama niya sa pagbabago at pagwawalis. Yaw nga po o paglilinis naman sa ikang ay kriminalidad o pasi orden na matulungan na pong maging matahimik, maayos na po ang ating pong bansa. At isa rin na kasamang Jess na napansin natin ano, sa mga pangako, isa rin na sa ipinangako ni Duterte yung pagtaas din ng sweldo ng mga public school teachers. Mm-hmm. So, kudos po. Kung ganun po ang mangyayari, kumbaga, may iibsan yung mga problema na hinaharap ng mga pampublikong
siguro no, na kung saan sila po ay nakatali sa napakababang sweldo na kung saan hindi na nakakaagapay doon sa tinatawag natin na cost of living, no? Na kailangan talaga sa mga public school teachers or a family with 6 members must earn at least 25 to 28,000 a month. So by this time, yung kinikita lamang yung mga teacher 1 is only 18,000. So malaki yung salary gap. So with this pronouncement by President Digong na tataasan niya ng sweldo yung mga teachers, napakagandang pakinggan at ika nga sabihin natin kung talagang magiging totoo, hindi po ito kawalan at napakalaking benepisyo po para sa mga public school teachers. So ganun din po sa mga sundalo natin at kapulisan na kung saan mas unang pinangakoan niya ng dagdag na sweldo. So wala na yatang magkakaroon ng involvement doon sa mga illegal transactions at iba pa dahil sapat na po yung kinikita ng mga sundalo natin at kapulisan, no? So ganun po din sa mga guro, hindi na siguro yan magpipila sa mga lending institution, mga loan sharks na kung saan na tinatagal silang napakalaking interest, kaya po nagiging dahilan na nagiging baon sila sa utang magpasa hanggang ngayon. Kaya ito pong mga pangako na to, inaabangan, ano, inaabangan talaga ng iba't ibang sektor na pinangakoan ni Duterte. Ganun po yan kasamang Jess. At kay, ano, kay kasamang Lynie, itong napapalapit po na pagluklok kay Digong Duterte. Okay po, yun po mga kaibigan. At siyempre si kasamang Lynie. At ano naman po masasabi mo kasamang Lynie, diyan po sa mga pangako. Hintayin po siguro natin kung ano yung gagawin muna ni President Duterte. Kung ano yung mauuna sa mga ipinangako niya sa atin. Kung ano yung uunahin niya sa mga ipinangako niya. Then after that po siguro sa kanatin. Ayun, yung kasama din na yung freedom of yung FOI na dapat may isang batas na talaga. Yung freedom of information na kailangan na po, no? Maisabatas dahil ito po ang nagiging hadlang sa atin, no? Tapos yung mga iba pang mga batas na nagbibigay ng proteksyon para sa mga mamamahayag, no? Yung mga nasa industriya ng media na kung saan na pinangakuan din ng mga proteksyon para sa kanila. Okay, at siyempre po mga kaibigan, ilan lamang po yan sa mga pangakong binitiwan ni President-elect Digong Duterte. At isa pa po sa mga pinangako ni Mayor Duterte dito nung pumunta siya sa Masbate ay yaong pong matulungan naman yaong mga mangisda at magsasaka po natin. At maging ang purpose beneficiaries ay kanya pong pinangakuan na dagdag na isang sakong bigas. Ayan po mga kaibigan. At syempre pa, pinangako din niya na sinabi, pinakita niya mismo ang litrato na dati ay maraming puno, ano, malakagubatan na pictures ang pinakita po niya doon po sa bayan ng Aruroy. At yun po ay pinangako niya nga, ito ay aalisin natin. So, yeah. Ibig sabihin, ang operasyon ng mina dito sa Masbate ay kanyang ipapatigil. So, tila bang sangkatutak na yung mga pangako na binitiwan ano, ni President Duterte na ito naman yung inaabangan no, ng mga pinangakuan niya, yung sambayanan. So, on the other hand, sinabi ko nga kanina na meron din mga iba't ibang puwersa no, na nag-aatim na makontrol si Duterte. Yung iba't ibang puwersa pampulitika nga, sinasabi natin. Na dito po natin mapapatunayan kung saan ba talaga papanik no, ang administrasyon ni Duterte doon po sa mga pangako niya o doon sa mga puwersa
no, na nais lamang niya, nais kontrolon, no, nais kontrolin yung kapangyarihan ni President Duterte. Kasi kahit ngayon, Amerika ngayon, eh, parang naano din sila, eh, paano nila makontrol ang ganitong klaseng tao, no? So, kumbaga, sa ngayon ay nakaharap sa isang malaking, ano, CCTV, si President Duterte. Inaabangan ang lahat na galaw, kilos, kung ito ba ay papanig doon sa pangako o doon lamang sa ilang personahe sa mga mayaman na nais niyang kontrolin, no? Na magpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Kampi, kaibigan, at pabaligat ng mamamayan. Parion, Parion, ngayon. Kampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Parion, Parion, ngayon.
atin pa rin makakasama ang batikang mga komentarista. Dito naman po sa Lawigan ng Masbate, si kasamang Benny Almanzor at kasamang Lynie. Yes, magpapatuloy po tayo kasamang Benny. Yes, kasamang Jess, ano? Balikan po natin yung mga tinalakay natin, no? Yung mga pangako nga, no, na iba't ibang sektor yung nagpapaabot ng hamon, no? Sa sektor naman ng mga manggagawa, hinahamon talaga na ang bagong presidente na ito pa rin yung pangako na wakasan. O wakasan ni Duterte yung pangako niya na alisin yung kontraktualisasyon. Uh-huh. Yung kumbaga mag-iindu ka, no? Bibigyan ka lamang ng 6 months. And after that, wala kang security of tenure doon sa mga kumpanya, no, na pagmamayari ng mga kapitalista, dahil sila po ang nagbibigay ng mandatos o guidelines doon sa pag-hire ng mga manggagawa. Ngayon yung pangako ay dapat daw alisin na yung alis na yung contractualization. Kahit po sa hanay ng pamahalaan, no, na kung saan dami pong mga contractual workers, no, sa hanay po ng kahit mismo sa sektor ng edukasyon, marami pa rin yung intense pa rin yung mga contractual, no, na mga empleyado, mm-hmm, na walang kasiguruhan doon sa kanilang tinatrabaho kung kailan sila, no, pag inalis, no, eh walang magagawa yung mga nagtatrabaho, no. Sir Benny, pag ganun po na contractual, usually po ba walang nakiklaim na parang benefits? Wala, kasi wala tayo. 4-5 years lang siya. Eh, papaano po yun? Eh, how about po yung Christmas na binibigay po baga? Hindi yun may implement meron sa 5 years na contractual? Meron po tayo. Halimbawa doon sa ipinatupad na yung salary standardization law, no? Nakasabay doon na bibigyan ng mga benefits yun sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, no? May mga benefits yun. Siguro doon naman sa mga... Sa, yung contractual po na sa gobyerno pa rin nagtatrabaho. Nagtatrabaho nga, eh, covered pa rin sila sa mga benefits na kailangan, no? For 5 years lang. 5 years. Pero after 5 years, parang cut-off na. Oh, cut-off, another, magkukontract naman, magre-contract na naman. So, yun ang kailangan natin na naging problema na ito doon ng mga nagdaang administrasyon. Yung unemployed, unemployment problem at saka yung underemployment. Pag sinabi natin na unemployment, siyempre walang trabaho. Dumadami yung walang trabaho, almost mga 4.9 million Filipinos ang walang trabaho. So nasa 6.4 million naman yung mga underemployed. So gusto sabihin, ibig sabihin yung underemployed, yung tapos ka sa kurso na pinag-aralan mo, ngunit nagtatrabaho ka, ibang linya ng trabaho mo. Halimbawa, teacher, naging sidewalk vendors o kaya naging call agency center ka lang. Yung hindi mo nagagamit ang hindi mo nagagamit yung provision mo. So, tawag yan ay underemployed. So, umabot ng 6.4 million ang mga ganong klase. Ngayon, ang pangako ng bagong presidente ay dapat maalis nito, no? Maalis na rin yung contractualization. Dahil ito po yung nagiging sanhi ng malawakang pag-produce ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Kung kaya, ang dami mga Pilipino ang pinapadala sa abroad, no? Mas gugustuhin pa ng gobyerno ang ipadala sa abroad yung mga Pilipino dahil kikita sila doon sa mga remittances from OFWs. So ngayon, kung tutugunan ito, ni Presidente Duterte, siguro napakalaking bagay para sa mga Pilipino, para sa mga naghahanap ng trabaho. Kaya hamon po ito, no, ng mga manggagawa sa Pilipinas na kailangan tuparin yung mga pangako at alisin yung mga batas na sagabal doon sa pagkakaroon ng karapatan ng mga manggagawa na magkaroon sila ng permanenteng trabaho sa tinatrabaho nilang kumpanya. Ganun po yan, kasamang Lynie. Tsaka ang ano ko lang doon about sa, di ba po kasi sa ibang bansa, kahit ilang taon ka na, as long na may kapasidad ka pa na magtrabaho, is tinatanggap pa rin. Alay po baga dito sa Philippines, talagang may ano lang, may age limit kumbaga. Iba doon, iba dito. Yun nga kasi po sana. Para kasi para magkasalalay pa rin tayo doon sa tinatawag natin na labor export policy. Ay, hindi po ba yung pwede maalis? Yun na nga, ang diba? Babantayan natin kay Presidente Duterte. Kung talagang matutupad ito.
Di ba, pangako niya, natataasan niyo yung sweldo ng mga doktor, no? Para wala nang maglalabas ng bansa. Tsaka kahit po kasi baga may mga edad na parang doon, nandoon sa kanya yung may matatalino talaga sila. Tsaka ano po sila sa trabaho na yun? Oh, kasi naman kasamang Lynn, ano, yung tinatawag na yung workers, yung proteksyon para sa mga manggagawa ay pinapatupad lang talaga sa ibang bansa. Eh dito sa Pilipinas, ito nga, mas gugustuhin pa nila na sa batas itong pagiging malawakang kontraktualisasyon para naman ma, kumbaga, magiging libre yung mga kapitalista na magbigay ng mga benepisyo doon sa mga manggagawa. No? Oh, after ng kontrata, iyalisin, tatanggap naman ng pagbabago. So doon naglalala yung sitwasyon ng mga kawalan ng trabaho. Ito para nagiging natin, ano? Para nagiging isang nagiging isang problema din po siguro ng mga naghahanap ng trabaho, yung parang depression. Kasi after 5 years kung tapos na po ang parang kumusta naman maghahanap ng panibagong trabaho. Oh, ito pag sana matupad po ito na talagang kailangan na magkaroon ng permanenteng trabaho yung mga manggagawa. So, sa datos nga na nabasa ko, no, Lynn, na only 2,800 ang kine-create na trabaho sa Pilipinas. Apo. Samantala, nasa 4,500 naman yung linalabas ng mga OFWs. So, ibig sabihin, marami yung nasa ibang bansa. Pumupunta sa ibang bansa kaysa linilikhang trabaho sa Pilipinas. Apo. So, ito po ang ito po yung ano, realidad natin. Na bakit ba kailangan natin na mag-export ng mga manggagawa? It's because na napakalaki ng remittances ng mga OFWs na nagiging pondo ng ating kaban ng bayan. So ito po yung nangingin na hilan. So from tumaas po siya from $25 million na cash and non-cash remittances ng mga OFWs, umangat siya ng 26,000. So ibig sabihin, kung ako naman yung gobyerno, sige, buwelo tayo doon sa pagpapalabas ng mga manggagawa. Opo, kasi mas maraming na-receive. Kasi maraming remittances. So, yung mga OFWs natin. Yes. Sabi nga, OFW, a hero. A teacher, a hero. So, kaya heroes. Puro hero. Kakausapin po natin yung isang OFW. Na hero din. Yeah, no? Tatanungin natin. Okay. Tatanungin natin kung ano po. Atin po siyang makakausap. Ano doon yung sitwasyon? Doon, di ba? Kasi nga. Sige po, usap-usap man tayo habang inaantay po natin. Almost OFW. double yung salary ng mga public school teachers. Ayan. Pag nandoon ka sa ibang bansa. So, like Singapore. Andito na siya. Okay. No? Si Ma'am Christine Joy. From where? Hello, ma'am. Yes, hello po. Yes, hello, madam. From where she is? Yes. Hello. Wala. Babalikan po natin mga kaibigan. Yan. Babalikan po natin. So napakaganda po natin na para siya mismo ay makakapagbigay ng yung view at saka makakapag-testify siya. Eh, bakit marami ba yung mga nag-aambisyon ano, kasamang Jess na pumunta ng ibang bansa? No? Eh dahil nga wala yung oportunidad ng trabaho dito sa Pilipinas, no? So sinasabi na okay, I heard nung nagkaroon ng presidential debate, no, na alis yung pinag-aagawan yung paano solusyunan yung kawalan ng trabaho sa Pilipinas, no? Pero sa reality hindi naman po nangyayari, ha? So sinasabi nila kailangan na magiging libre sa mga buwis o tax yung mga manggagawa, no? Sinasabi naman na kailangan wakasan na yung tinatawag natin na contractualization. So pinag-aagawan yung mga manggagawa ng mga politiko. Ganun yun ang characteristics ng mga politiko, no? Kasamang Red. Na pagdating ng eleksyon, pinag-aagawan talaga yung mga pangako ng mga mahihirap. Kaya nga nagiging sangkalan yung sitwasyon ng mga mahihirap ng mga politiko. Oh, yung programa ko, yung platform ko ay para sa mga mahihirap. No? Pero napapatunayan naman natin, no, sa kasaysayan, na ilang dekada na, century na, siguro marahil, ganun pa rin ang nagiging kalagayan ng mga mahihirap. Walang pagbabago. So, ito nga, sa nakikita ng mga masang Pilipino,
na ito na yung kasagutan ng kanilang hinahanap, no? Yung binabantayan natin itong administrasyon ni Presidente Duterte. Oh, medyo nabibisi po ang tawag po natin. Yan. Kailangan po muna natin ikangay antayin si Ma'am Christine Choi. Okay, in relation ano, kasi apo, parang na pwede natin sabihin natin nga na ang lahat ng bagay ay magkaugnay, no? Iugnay nga natin doon sa sinasabi natin na yung pagpapatupad ng K-12 program. Ano ba yung relasyon doon sa pagpapalabas ng mga manggagawa sa ibang bansa? Bakit marami? At ano ba yung implikasyon, no, sa dumadaming walang trabaho sa Pilipinas? Okay? So, sinasabi nga na yung K-12 yung kasagutan doon sa pagbaba ng kalidad ng ating edukasyon. Kaya kailangan natin ipatupad yung K-12. No? Pero sir, are you in favor of K-12? Personally, no. Yes. At makakasama po natin si okay. Madam Christine Joy. Hello, Madam. Yes. Hello. Hello, good morning. Good afternoon. Oh, good afternoon po, good afternoon. Ma'am. May bagong gising yata. Opo, si Madam. Ma'am, live po tayo ngayon sa programang Parion Ngayon. Dito po naman sa Mcdbn Network, sa Masbate Community Development Broadcasting Network. At syempre, mapapanood nyo po kami live via live stream sa www.livestream.com/mcdbnetwork. At siyempre, kasama Benny, kasama Lynie, at makakasama natin ang isang OFW. Ano, at alamin natin kung saan bansa po siya, no, naroon ngayon. Yes, yes, hello, ma'am. From where are you, ma'am? Hello? 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 Hello, I'm here. Okay. Saan po? So, tingnan po natin si ma'am. Ito, ma'am, ito live po tayo ngayon. Ano, at mapapanood ka po worldwide. Skype. Skype po kami ni ma'am. Maaari po bang malaman, ma'am, yung kompletong pangalan? Hello? Yes, ma'am. Go ahead po. Hindi ko masyado marinig. Okay na po, ma'am. Go ahead po. Tinatanong po ang inyong pangalan. Ano po yung... My name is Christine Joy Bacolod. Christine Joy Bacolod. Sa anong bansa po, ma'am? Sila nagtatrabaho? Anong bansa po, ma'am? Ano yun, sir? Saang bansa ka raw po, ma'am? Saang bansa? Naroon ngayon. Nasa Saudi Arabia ako. Saudi Arabia. Arabia? Yes. Okay. Ano naman po, ma'am, ang trabaho natin dyan? Ang napasukang trabaho? Yes, hindi ma'am. Hindi marinig? Yes, ma'am, go ahead. Trabaho ko dito sa Saudi. Yes po, opo. Private nurse ako dito sa Saudi. Then, tagabalod Masbate ako. Tagabalod si ma'am, ha? Okay. Tagabalod si ma'am at siya si Christine Joy Bacolod. At siyempre, ma'am, kami ho ay mangungumusta naman po dyan dahil katatapos lamang po ng eleksyon. At siyempre, ano naman okay, po, anong naging ikangay kalagayan dyan nung panahon ng eleksyon? Maitanong nga natin kay ma'am kung siya pa ba ay nakapagboto doon sa local absentee voting. Ikaw po ba ay nakapagboto po? Hello, ma'am? Yes, ma'am, hello. Ano? Po? Yung nakaboto ka sorry po. Via absentee. Kasi nagsasabi talaga siya eh. Kung nakaboto ka na po, ma'am, via absentee voting. Okay. Bumoto po ko dito sa Riyadh. Okay. Sa Riyadh. Opo. Nanalo naman, ma'am, kaya ang iyong kandidato na binoto? Yes, panalo. And I'm proud to be a Bisaya. Wow. Okay. Alam na. President Duterte. Ma'am, may tanong po. Ano po yung nag-udyok sa'yo? Bakit napunta po kayo dyan sa Saudi Arabia at napili po nyo na dyan magtrabaho kaysa dito sa Pilipinas? Siyempre. Pakiulit po kasama Jess ng tanong. Yes. Ano yun, sir? Ma'am, ano na po ang nag-udyok sa inyo upang magtrabaho dyan po sa labas, dyan po sa Saudi Arabia? Ba't ginusto niya? Ba't daw po ginusto ninyo? Siguro
Siguro dahil okay naman yung trabaho ko dyan sa Pilipinas, kaya lang mababa lang talaga yung sahod, kulang pang tustos. Katulad ng kapag may estudyante ka, tapos may mga kapatid ka na tinutulungan, mahirap kasi maliit lang yung sahod. Ikaw po ba, ma'am, ay isang registered nurse? Ma'am, yes. Okay. So, i-compare po natin yung sweldo nyo dito po sa Pilipinas dyan sa Saudi Arabia, ma'am. Ma'am, sige po. Gaano ba yung comparison? Comparison po. Nang sahod po ninyo dyan, compare naman po dito sa atin, sa Pinas. Yes, ano, ma'am? Ano yan, sir? Ang sabi po ni Sir Vinny, yung comparison po ng sahod po ninyo dito sa Pinas at dyan naman po sa abroad po. Doble ba? Doble daw. O malaki ba ang pinagkaiba? Yes, ma'am? Malaki ang pinagkaiba. Mm-hmm. Dito sa Saudi Arabia, malaki ang sahod mo pero wala ka namang benefits na makukuha in case of emergency kung sakaling bago ka pa lang dito, kasi hindi naman ako company, nasa bayo ko, private nurse lang. Pero dyan sa Pilipinas, malaki talaga yung advantage kasi may mga benefits kang makukuha in case of emergency. Kaya lang, malaki lang yung sahod dito sa ibang bansa. Kung sakali, ma'am, may patupad yung pangako, no, ng bagong halal na presidente, natataasan yung mga sweldo ng mga nurses at doktor, no, dito sa Pilipinas, kayo po ba ay willing pa rin bumalik dito sa atin? Ma'am, kung papalala... Yes, why not? Oh, yes, okay. So, ibig sabihin po, ma'am, yung pinaka-bottom line dyan ay yung kakulangan talaga ng sweldo na tinatanggap ng mga nurse. Ano po? Dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Hello, why not? Okay. Okay. Kasi di ba mas masaya pa rin tumira sa sariling kaya kaya mayo ka sa nandito ka sa ibang bansa. At saka malaki yung advantage pag nandito tayo eh. Hindi tayo hiwalay sa pamilya. Ano yun, sir? Mas malaki daw ang advantage kung narito tayo kasama po natin ang ating pamilya. No place like home. Yes, ma'am? Hello? Okay na din ata. Hello, ano yun, sir? Hindi ko talaga maintindihan. Sorry po. Po. So, kumbaga, may advantage po ang ikangay pagkasama po ninyo ang iyong pamilya po. Ano? Okay. So at ma'am, mensaheng na lang po at ang ikangay pagbati ninyo sa iyong mga kaanak, kapamilya o loved ones dito naman po sa atin sa Masbate. Baka may parating ka pong mensahe sa iyong mga kapamilya, mga kaanak po. Okay po, yun po mga kaibigan. Si Ma'am Justine Joy, babalikin po natin siya maya-maya lamang. At kami din po ay magbabalik makalipas lamang ho ang ilang patalastas. Tayo kay basig bulna. Ayo, papalit ako og gas. Pus ka pag hindi mong tingog, tay. Ayo, papalit ako og gas. Ayo, kongsindisi ha. Magdili ko pungol. O siya ganyan sa'yo mo ha. Bugas. Ayo, Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Pariyun, ngayon. Closed with X's and O's, a sweet little tease.
from you to me. You bring me the sunshine. Sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. From paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. Ligat ng mama mo. Parion, Parion, ngayon. Sa pagbabalik ng nga programa nga Parion Ngayon. Atin pa rin pong makakasama ang batikang komentarista dito sa lawigan ng Masbate na si kasamang Bene Ratsada Almanzor at si kasamang DJ Reed Lynie Lim. Yes. Apa. Yung habang pinapakinggan natin yung entrevista natin doon sa isang OFW. Nasa linya pa rin siya. Nasa linya pa rin po. Yan, no? Ah, sige. Bigyan natin ng pagkakataon po na makapit. Sige po. Habang inaantay okay. Po natin. Medyo na yan. Isa po yung patunay yata na talagang
naghihikahos. Naghihikahos nga. At kulang na kulang talaga yung kinikita ng mga Pilipino sa dito sa Pilipinas. So isang pong registered nurse or licensed nurse po na nagtrabaho sa Saudi Arabia na sinasabi niya na pinatunayan niya na talagang kulang at kapos para sa isang pamilya na nagpapaaral, no? Kaya kailangan talaga niya na mangibang bansa at makipagsapalaran, no? Para naman sa dagdag kita. So kung i-compare po daw, no, yung sweldo doon sa Saudi at saka dito sa Pilipinas, napakalaki po ng diferensya, no? Opo, napakalaki. Kaya ito nga yung inaabangan natin. Okay, go ahead po. Nasa linya po kasama Benny. Ayan po si Madam Christine Joy Bacolod, no, from Balod. At siya ay sa kasalukuyang nasa Saudi Arabia. At syempre po, siya po ay kangay nagpahayag na ng kanyang ikangay yung gusto niya mangyari sa buhay. At siyempre, malaya na rin po siyang nakabuto nitong nakalipas na election via absentee voting. At mapala din siya dahil nanalo ang kanyang ikangay pinili. At dahil po dyan, pinili po natin siya makasama ngayong araw. At ito po ay muli natin siya makakasama. Nasa linya si ma'am. Hello po ma'am, magandang hapon po muli sa iyo. Yeah. Magandang hapon. Yes ma'am, at baka meron ka pong sasabihin sa iyong ikangay mga kaanak dito na po sa Masbate at baka yung mga loved ones po natin dyan sa ikangay loves 2 kasi may loves 1, loves 2, loves 3 and then at pwede mo nang pong batiin ma'am yung mga mahal po sa buhay. Yes, kung tingnan natin talaga yung ano kalagayan ng mga OFW, napakahirap din sa kalagayan nila. Oo nga. Hiwalay sa pamilya, homesick no? Pa. Saka nagkakaroon din ng mga problema, no, pamilya. So, kung titingnan nga i-dig deeper natin yung pinakaugat, dahil nga doon sa kahirapan. Correct. Kahirapan pa rin yung pinag-ugatan. Kaya yung nakausap po natin kasama Lynie kahapon, ano, si Ma'am Rowena Francisco, ay siya din po nasa Riyadh, di ba yun? Opo. Sa Kuwait. Kuwait. Okay. So, ngayon, ay ganun din ang naging ano, kung bakit mas ginusto niyang pumunta sa abroad dahil nga po sa ikangay, yung pagang gusto niya umangat sa buhay. No, ibigay yung pangangailangan ng kanyang mga anak at ang pamilya. Kanyang mga magulang. Kung gugustuhin lang naman talaga, kung sila yung masusunod, mm-hmm. Talaga wala yung gusto na mahiwalay sa pamilya. Correct. Diba? At kaya't ngayon, hindi rin po maihiwalay sa atin itong si Madam Christine Joy. Dahil siya po ay taga Masbate. Ma'am, at go ahead po. Yes, hello ma'am. Muli siyang nawala at babalikan po natin at kami po ay tuloy-tuloy po dito mga kaibigan. Yes, thank you ano Ma'am Christine Joy. Talagang binigyan niya ng oras sa, ano sa inyo diyan. Ayun na nga panalangin din ng pamilya, siyempre nahiwalay yung kanilang mahal sa buhay. Mm-hmm. Eh siyempre yung maging ligtas ano, sa anumang ori ng kapahamakan at sa yes sa po. Saudi, mm-hmm. No? Eh alam naman natin kung ano yung sinasapit ng iba nating mga kababayan na minsan nga eh hindi nabibigyan ng lunas yung mga o hindi nabibigyan ng mga assistance no ng pamahalan o ng estado o kaya ng gobyerno o nagiging biktima rin din ng karahasan no. Yes, sino ba naman yung gusto na manrabaho diyan kundi lang sa pangailangan talaga. Opo, correct po kasama Vinny, kasama Lynie. Ako saan isa po sa naging biktima ng illegal recruitment at o recruiter itong no itong isang pamilya Manalo dito naman po sa Masbate sa Ibingay na kung saan ay pinutulan pa ito ng ulo at binalik dito sa kanyang pamilya na wala nang laman loob no. So yun po ang so, napakasaklap talaga. So, so siguro nga kung mawala na ito talaga magkaroon na matutukan talaga no ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na trabaho at tamang kita no yung mga Pilipino siguro naman ay mababawasan yung mga nangibang bansa nakikipagsapalaran at humaharap sa
mga panganib din, ano? Mm-hmm. Dahil hindi talaga ligtas ang sino man pag magtrabaho sa ibang bansa doon sa kamay ng kanilang mga amo. So yun din ang ito, ano? Ito ang challenge, no, sa administrasyong Duterte, no, na sundin yung mga pangako, no? Mm-hmm. Tuparin yung mga pangako na tutugon doon sa pangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Kung kaya't yun po ang matutugan na naman ang pagpapaalis sa 5-6 Bombay dito naman sa atin sa Pilipinas. Na, at na, upang medyo ikaw nga hindi naman tayo malubog sa utang, no? Dahil nga po sa 5-6 na yan ay 20% ang kinalabasan kasama ang Bini. Pero kung ikaw nga minsan nakakatulong din sa pag ikaw nga kung walang-wala ka talaga at nakakatulong din na ibaon ang ekonomiya nito dahil nga po sa mataas na porsyento. Kung kaya tama lamang ang desisyon ni Mayor Duterte na ngayon ay President-elect na paalisin na dito sa atin sa Pinas. Kaya lang, ano, kasama ang Jess, parang ang dami-dami na yung mga pangako ni President Duterte. Ah, alin ba yung uunahin? Pagsabay-sabay ba yun? Ano? At saka yung ano, hindi pa natin talaga alam yung pinaka-roadmap, no, ng gobyerno Duterte, mm-hmm, no, sa administrasyon niya. Mm-hmm. Kasi nga lahat naman yata naman naging presidente ng Pilipinas ay naging hawak ng mga dayuhan, no? Mm-hmm. Palagi yung nakabuntot at nakasubaybay yung mga pagkikialam, no, intervention ng mga dayuhan, no? Mm-hmm. Tulad ng mga pagpapatupad ng mga batas na pumapabor doon sa ibang bansa, no? Pagkakaroon ng mga paghimasok ng mga kapitalista dito, no? Mm-hmm. Na siya naging sanhi kung bakit lumalabnaw at hindi natutupad yung tinatawag natin na national industrialization. Na parang umaasa tayo, no? Umaasa tayo doon sa negosyo ng ibang bansa, no? Mm-hmm. Hindi natin binibigyan ng yung economic protectionism nga, no, ng pamahalaan sa Pilipinas, no? Na kumbaga, nakaasa tayo doon sa import policy, uh-huh, at labor export naman policy. Oh, so kumbaga dito lang tayo, kumbaga ang nagiging ano lang po natin para magkaroon tayo ng magandang buhay ay itong umalis ang ating pamilya patungo sa abroad upang makipagsapalaran upang kumita lamang ng ikangay kahit papan medyo mataas-taas na sahod. Kung kaya't masakit man at tanggapin ano ng ating ibang kababayan na ang kanilang pamilya ay nalalayo sa kanila na minsan pa ay napapahamak at yun ang naging sani ng pagkakahiwalay ng pamilya at ng tuluyan ng pagkahiwalay dahil nga po sa marami ding tukso dito nga po sa ikangay sa mundo. At kumbaga ito sa munsa. Yung sinasabi, tukso, layuan na. Kaya kantahin na kantahan lang na, tukso, layuan mo ako. Kaya kung kami po ay lalayo, tukso, layuan mo si kasamang Jess. Yun lang ang... So lalapit po ang puso namin para sa inyo. Yes. Kaya't aalamin natin ang puso naman ni kasamang Lane, dyan naman po sa brain. Yes, ang kaibigan po natin kasamang Lane, kumustahin po natin. Hello po sa inyong lahat. Happy listening and happy viewing. Yan lang ang kanyang masasabi. Happy lunchtime. Lunchtime na ba? Buti pa si kasamang Ruben. Good morning pa lang sa kanila ngayon. Kasamang Ruben na. Good morning pala na. Good morning. We are fans. Your future reference. Ganun buti pa kayo, may mga future, ha? Okay, mag-ibati, Lynn. Naka-fix na kami. Kumbaga naka-fix na. Okay, kasama ang Jess. Opo, medyo inabot na po tayo, yes, ng ating temporaryong pamahalam. At yun po mga kaibigan, salamat din po sa kay Sir Edtan, ating po nakasama dito. Live po yan sa Maynila. At si from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Si Madam Christine Joy Bacolod from Balod naman po siya. At siyempre mga kaibigan, at ito po ang aking mga kasama, sila kasama Benny, si kasama Lynie. At kami po ay nabot na po ng aming timpurang pamahalam dito po sa programa Parion Ngayon. Hatid po sa inyo ng Masbate Community Development Broadcasting Network. At siyempre naman po ay kami inyong mapapanood. Diyan naman po sa Facebook page, sa Mcdbn page. At sa YouTube naman sa Mcdbn Masbate. At siyempre sa live stream via
www.livestream.com/mcdbnetwork. At meron pong sasabihin si yes, kasamang yan, iniimbitan po ko yung lahat sa ating launching ng Ratsada program. No, magkakaroon na rin po tayo dito ng programa sa MCBDN. No, tuwing Sabado at Linggo lamang. No, mm-hmm. Dahil tayo po ay nakakonsentrate din sa ating regular na trabaho. Kaya makakasama po nyo si kasamang Benny Almanzor tuwing Sabado at Linggo. And of course, kung meron po ako magiging ka-partner or tandem, tambalan. Maganda yan po. Tambalan, Benny, Lynn, yes. Saratsada. Okay. Saratsada sa susunod po, sa Sabado. Sa Sabado at yes, Linggo. Abangan po ninyo yung mga kaibigan. At siyempre, bago po yan, ibibigay po natin muna, yung pong bago tayo magpaalam, ito pong mga magkasunod-sunod na ikang ay baga po programa dito naman sa MCDBN Network. At ito po ay ang Radio Digging from 7 a.m. to 8 a.m. by Jetro Cervantes at 8 a.m. to 9 a.m. Amo naman si Digirid. Ito pong kasama po natin sa kasalukuyan. Siya po ay nakaitim ngayon at hindi po siya nakapula. At ang point po na nila, alas 9 pa alas 10 ng umaga ni kasamang Ruben Puentes. At siyempre po itong abanin yung lingkod si kasamang Jessie Igan Parion. Alas 10 pa alas 11 naman ng umaga. At siyempre susundan po ito ni Mr. Dos Cantos, ang Kahas Briones. Banang alas 11 naman pa alas 12 ng tanghali. At susundan naman po yan ng Trio de Alas, alas 12 pa ala 1:30 ng hapon. Ni nakasamang Ruben Puentes, Danong Briones at ito pong abanin yung lingkod. At ang Straight to the Point naman ni kasamang Phil Monares, ganap na ala 1:30 pa alas 12 ng hapon. Ni kasamang Phil Monares po yan, Straight to the Point. At pagkatapos niyang mag-straight ay pupunta ito ng Tatsulok upang ikangay magkasama-sama naman si kasamang Hiner Magbuhos at si Padre Rene Impinto, ganap na alas 2:30 pa alas 3:30 ng hapon. At ang balita at opinion, aabangan niyo po yan mga kaibigan, mamayang alas 3:30 pa alas 4 ng hapon ng Tambalang, Jetro at Lynie. At siyempre po susunod ito ng Enkwentro ni nakasamang Jojo at Enkwentro ni Cyrus Camara. Mag-iinkwentrohan po sila mamayang hapon. At siyempre, mag-iimbestiga si kasamang Norman Lario matapos sila pong mag-iinkwentro. At siyempre, ang sign of time po namin ay ganap na alas 6:30 ng hapon. At mga kaibigan, inabot naman po tayo ng temporary pamalam dito po sa programang Parang Ngayon. Ati pong nakasama sa Lado Tignal si kasamang Jetro Cervantes at siyempre si kasamang Nolan Mendoza at ayon pong marketing director si Ms. Mitch Cool at ayon pong presidente at general manager ng MCDB Network ay walang iba kundi si kasamang Justado Dadong Dos Cantos ang Kahas Briones. At siyempre, ako naman po si kasamang Jess Igan Parion na nagsasabing una sa lahat ay ang Diyos na makapangyarihan. God bless us all. God bless Masbate. God bless MCDBN. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Parion! Ngayon! Para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwa at kayakap ng mga Masbatino sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lingkod ng kapi at ang mga tiyuso sa kapamilya. MCDBN, matutuhayan live sa www.mcdbn.org.
www.livestream.com /mcdbn.com. Ilalim ng pamuno ng Executive Director Dado Pangkaan ng UNICEF.